mga kupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohanan ang ating sandigan sa kadiliman. Hello, magandang araw mga kababayan. So, hirap akong makapag-content ngayon ng reaction video kasi ang bagal ng internet ko ngayon, hindi ko alam kung bakit. 'Di ba? Pero hopefully maya-maya umukay na kasi tumawag na ako eh. Nagreklamo na ako eh, but napakabagal. Ilang beses ko nang ni-restart, bagal pa rin. Anyway, for the meantime, pahinga muna tayo sa mga ghost hunter. 'Di ba may nakapukaw ng attention sa akin dito? Dumaan kasi sa wall ko yung si Jinggoy Estrada, parang ang nangyayari dito. Di umano daw, hindi ko masyadong alam yung issue, pero di umano pinapaban niya yung mga K-dramas. Pinapaban ba or pinaparegulate niya yung K-dramas, yung mga Korean dramas na pumapasok sa Pilipinas? Kasi nga parang naghihingalo daw yung industriya ng entertainment dito sa atin, industriya ng showbiz. Kasi nga naman mas tinatangkilik ng mga kapwa natin Pinoy yung mga foreign movies or foreign dramas katulad ng mga Korean, di ba? Sa akin naman, ba't kailangan mo i-ban? 'Di ba? Hindi ako fan ng mga K-pop, mga K-drama. Kaya lang syempre, 'di ba? Hindi ba pwedeng ang i-improve yung quality ng palabas natin mga Pilipino kaysa magpa-ban ka ng mga K-drama, mga ganyan, 'di ba? Kasi kabullshitan to min eh. 'Di ba? Parang let's say ganito nagnenegosyo ka. May tindahan ka, hindi kumikita yung tindahan mo. Ang gusto mo ipasara yung yung mabentang tindahan na nasa tapat ng bahay mo para sa iyo bumili. 'Di ba? Halimbawa, yun ay may sari-sari store ka. Biglang may dumayo na 7-Eleven, nagtayo sa harap ng bahay. Gusto mong ipaban yun? Kasi men, hindi ba dapat mas maganda kung i-improve na lang yung quality. Ilang beses ng ilang beses ng naging problema ng industriya ng entertainment sa atin dito eh. 'Di ba? Ako, magiging honest ako sa inyo, hindi ako fan masyado ng mga Philippine movies or Philippine na palabas. Kasi I'm so sorry sa kababayan. Siyempre, kailangan natin suportahan yung kababayan. Pero paano mo naman susuportahan? Eh, basura naman talaga. Lalo na yung during ng time ng mga MMFF, kila yung mga pagdarating na yung movie ni Vice Ganda. Yung parang matalino kang papasok, paglabas mo bobo ka na. As in, talagang pambobo talaga yung palabas. Ano mapapanood mo doon? Yung lait-lait ni Vice Ganda. Tapos ang palusot pa ng mga yung mga nanonood, ayan ay pambata. Paano naging pambata ay kamanyakan na ni Vice Ganda yung pinapapanood nyo sa bata? Tapos natututo yung bata paglabas ng sine, ang galing-galing na ng bata, mambara. Diba? Tapos papalusot nyo, pambata yung kaya kasi pambata kasi. Hindi ba tayo pwedeng gumawa ng pambata na may quality? Diba? Yung magiging unique naman. Way back, ito, hindi ko naman kaedaran to, palusot eh, no? Hindi ko naman kaedaran to. Noong 90s, na-research ko, noong 90s, diba? Hit na hit naman yung mga, yung mga telenovela na katulad ng Mula sa Puso, Mara Clara, diba? Nakikipagsabayan nga yung sa Marimar dati nung araw eh. Ano nangyari? Kasi, ngayon kasi, ang bababaw na kasi ng plot ng istorya ngayon. 'Di ba? Ano mga plot ng istorya ng kabitan? 'Di ba?
agawa ng asawa. Pambihira. Wala nang puso yung pinapalabas dito sa Pilipinas. Kahit sa movies. Diba? Ano yung mapapanood mo sa movies sa atin dito? Ganun din, kaliwaan. Agawa ng asawa. Na... Eh, Diyos ko talaga. Tapos ang suggestion nyo, ano? Ano tawag ito? Iban? Yung, ano, yung mga foreign na palabas, katulad yung K-drama? Hindi, actually, hindi ano naman, hindi naman lahat ng foreign, ano? Yung K-drama lang naman na nabasa ko dito, eh. Diba? Improve nyo yung quality. Kasi anong nangyayari kasi, instead na quality ang i-improve nyo, mas gusto nyo kasing kumita, eh. Kasi alam nyo, easy money kasi yun, eh. Yung halimbawa, mag-i-invest kayo, no? Na kay Vice Ganda. Babayaran nyo ng talent fee ni Vice Ganda. Tapos ang gagawin ni Vice Ganda, mambabara ng mambabara. Matutuwa nga naman yung tao. Kahit walang laman, matutuwa nga naman yung mga tao doon. At marami manonood doon. Kasi madaling i-digest yun, eh. Diba? Nakita mo lang na binara niya yung nilalait niya. Matatawa ka na. Diba? Without, hindi mo na kailangan mag-invest sa magaling na writer. Diba? Kaya napapansin nyo, sobrang basura ng movie ng Pilipino ngayon kung ikukumpara mo dun sa sinong merong ano dito, Cinemo na channel sa TV. Yung mga naka-cable ngayon. Or yung mga PBO na channel. Yung mga panahon na movie nila Sharon Cuneta, nila ano, malalalim, eh. Malalalim yung istorya noon, yung sila Don Solueta nung araw. 'Di ba? Sila Maricel Soriano, yung mga drama nila. Although na cliche minsan corny, minsan ano, pero may depth yung istorya, eh. Kumpara sa ngayon na puro landian lang tsaka ano. Ang layo ng quality yung panahon nila Richard Gomez, no, na mga drama. Actually, kahit nga yung mga action movies noon, eh, kahit paulit-ulit yung plot, yung puro paghihiganti ang plot, yung tuwing katapusan ng ano ng pelikula, eh, nagbabarilan sa bodega. Tapos huling dumating ang pulis. Kahit paulit-ulit yung formula, pero may lalim yung istorya kasi, eh. Hindi katulad ngayon, ano, gagawa ng movie. Inagaw ni Kabit yung asawa. Then pag walang kwenta. 'Di ba? Yung istorya nila pwede mong i-compress sa 11 minutes. 'Di ba? Inagaw nung Kabit, naghiganti yung legit na asawa. Then pagdating ng bandang huli, nagsama din yung asawa at yung original. Walang sense. Kaya tuloy yung ano, yung mga Pinoy ngayon naghahanap ngayon ng iba naman. 'Di ba? Tsaka napapansin niyo yung mga telenovela natin ngayon, parang ang bigat talaga panoorin. Ang bigat-bigat panoorin ng ano ng telenovela ng Pinoy. Hindi ko alam kung bakit. Yung walang episode na hindi dadanak ang luha. Nawala na yung mga dati na yung mga sitcom nung araw, yung mga Home Along Dariles, mga ano ngayon, eh, pabigatan ng pakiramdam, eh. Alipustahan. Ang bihira na yan, di ba? Tapos ang instead na ang kastiguhin mo yung mga gumagawa ng ano dito, ng mga palabas, kukonsintihin mo at pipigilan mo yung competitor nila. Hindi maganda. Di ba? Actually, nangyari na yan, eh. Nagkaroon yung panahon ng asawa ni Aiza Siguera na naging head ng MMFF. Diba? There was a time na sinala nila yung mga movie na ano na isasalang. Na talagang ang mga movie na sinalang noon may mga quality talaga. Hindi yung mga enteng kabisote, mga ano. Ang problema nga lang noon, syempre, para sa mga Pinoy, mahirap i-digest yung mga ganung movie. Yung mga may quality. Kasi ang gusto lang ng Pinoy yung umupo doon at tumawa. Yun lang naman kasi ang gusto nilang panoorin. Diba? Hindi nila pagkakaabalahan yung oras na may yung movie na may palaisipan. Kaya napapansin nyo, I'm so sorry po, ano, mamaya
mapupunta na naman sa ghost, ano yung usapan natin eh, Ghost Hunter eh. Kasi napapansin nyo, yung quality ng pag-uutak ng Pinoy pag napanood yung mga Ghost Hunter na peke. Naniniwala sila kasi nga, yung brain cell nila hindi gumagana ng maayos. Kasi nasanay tayo sa mga palabas na, na ano eh, na mabababa ang uri eh. Diba? Pihado yung mga... yung mga paniwalim-paniwala doon sa mga ginagawa ng Ghost Hunter, tuwan-tuwa yun sa mga movie ni Vice Ganda. Sigurado ako. Yun lang ano, anong tingin nyo doon mga men? Tama ba na iban yung Korean novela para makarecover daw ang ano? Hindi ba pwedeng makikumpit kayo? Paigihin nyo yung quality ng palabas nyo? Diba? Hindi ba pwedeng ganon? Pwede naman siguro. Nagtataka ako yung mga ano, yung mga artista dito sa atin or yung mga production crew ng mga pelikula dito sa atin. Pag pumunta ng ibang bansa, ang ganda ng quality. 'Di ba? Kasi sa ibang bansa yung mga movie maker doon, lalo na sa Hollywood, mga risk taker talaga eh. Yung mga binibigay todo talaga yung bayad. Dito kasi ang gusto ng mga producer dito, maliit lang yung budget na ilalabas, pero daang milyon ang kita. Eh sa ano, sa Amerika, pucha, pag gumawa ng movie, ang budget 100 million. Pero ang laki din ang kita nila, billions pa nga minsan eh. 'Di ba? Maabot ng ano, may maabot ng 100 billion yung kita ng ano, ng Endgame, Avengers Endgame. Avengers Endgame gross. Tingnan natin. 2.79 billion oh. 'Di ba? 2.79 billion. Eh ang budget ng ano ng Avengers Endgame, budget ano lang 356 million US dollars. Just imagine na muhunan sila 356 million US dollars. 'Di ba? Magkano sa Pinoy 'yun? Magkano eh dito ang puhunan lang, halimbawa yung kay Daryl Yap, nasa ano lang yata ang budget noon. Pero nakaabot ng 100 million ang kinita noon. Yung Made in Malacañang, Made in Malacañang, 20 million nga lang yata budget noon eh. 'Di ba? Pero kumita nang gusto 'yun kasi ang gusto ng mga ano, ng mga Pinoy, maliit yung puhunan pero marami ang kita. Kaya tuloy yung quality nagsasuffer at nasasana yung mga Pinoy sa ganun. 'Di ba? Anyway, anong masasabi nyo doon sa sinasabi ni Jinggoy? Paki-comment na lang po sa baba. Maraming salamat po, bye-bye. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa kwiran. Panatilihing bukas ang sipan. Katotohan.